si jet ski, wala po rin ako jet ski. Nandito po ako sa San Juan para ipakita sa inyo po ang Lagpit Festival ng Seoul. Mamaya ipapakita ko po sa inyo lahat yung mga lantern po para narinig po kayo nasa Seoul. Ako po ay isang baguhan lang po sa pag-vlog. Ito po ay first vlog ko. Kaya mamaya po ay ituturo po kayo. Ito po, bago po tayo bumaba sa mga lantern, andito po yung mga bilihan ng mga pagkain na bago sila bumaba doon sa mga lantern po dito kumakain po muna sila. Ayan po, napakaraming mga kainan dito. Habang sila talagang ang dami pong pila. Ayan po, halo-halo na po yan. May mga ibang lahi na po, mga Koreans. Sama-sama na po sila dyan. Ayan. Ayan po, napakarami po talagang tao. Ayan po, yung tungkol sa naipangako ko po sa inyo kanina. Ayan po, pababa na po tayo dito sa may mga lantern. Kasama po yung mga tao. Napakarami pong tao. Ayan po, nakikita niyo po yung lantern na yan. Ayan, isa pa lang po yan. Napakarami po yan. Andiyan, kasama na po yung mga nagpapapicture. Ayan. Hindi na po talaga magkamayaw ang mga tao. Ayan. Sa gaganda ng mga lantern. Ayan po. Nakita po yun yan. Napakaganda. Isan lang po sa isang taon niya dito sa Seoul. Kaya hindi po sinasayang ng mga tao ang pamamasyal dito. Although malamig, pero tinitiis ng mga tao. Ayan po, marami po po yan. Ayan po. Nasa gitna po siya ng nasa gitna po siya ng ilog, yung mga lantern. Kaya hindi po siya malalapitan ng mga tao para hindi po siya masira. Ganun po kaingat ang mga Korean dito po. E-chun과 장영실은 이 일을 좀 더 편리하게 하기 위해 쓰기 편리한 활자를 만들었어. 그 덕분에 조선의 인쇄 기술은 크게 발달했고 많은 책을 더 빨리 만들어낼 수 있었답니다. 세종은 과학자인 장영실을 특히 아꼈어요. 장영실은 세종의 지원을 받으며 수국이, 수표, 자격으로 양보일기 등 반려품을 찾아놨어요. 세종은 신하들의 반려를 물었고 기분이 낮은 장영실에게 높은 문제를 해결합니다. 이때 po mga bata, miski malamig, nandito po sila. Para lang po masaksihan nila o makita man lang nila yung mga parol o yung mga lantern dito. Kasi bihira lang po talaga sa isang taon. Nandun po, puntahan po natin yung iba. Para po talagang kumbaga sa parang namasyal na rin po kayo dito sa Korea. Sa part po to ng Seoul. Kaya kung kayo po nandito sa Seoul o nandito po kayo sa South Korea, minsan lang po to talaga sa isang taon ginaganap. Pero kaya po ako nagmadali kasi last night na po ito. Ito po, iba't ibang karakter.
sana po miski sa ano konting aking pagbablog na ito eh na ipashare ko na po kayo. Miski nasa lugar naman po kayo ng mundo para na rin po kayo nakapasyal. Kasi po talagang minsan lang po to talaga sa isang taon. Ayan po. Ito po mga ibang lahi po nandirito po para masaksihan nila. Mga karakter po, may dragon, may horse po, may monkey, ayan po, may jaguar, ayan po, mayroon pa pang mugs, ayan po, maliit. Baga sana po mga pang fairy tale land. Napakaganda pong pagmasdan ang mga lantinto po dito, lalo ang mga bata po, napakasasaya. Ayan po sila. Talaga pong nag-i-enjoy yung mga bata sa panonood. Nandito po tayo sa may pinakatapat o sa pinakaunahan ng mga lantern. Nakalagay po rito ay Seoul. Andiyan po, pinapakita po yung mga kanilang mga kultura. Andiyan po yung mga tao, mga nagpapapicture po. Ayan po, doon sa may Seoul. Ayan po kung nakikita po ninyo. Po sila, ibang lahi po yun. Hindi ko po alam po, anong lahi po yan, basta ibang lahi po nang dirito. Ito po, napakaswerte po natin. Meron po tayong nakitang artista na Shushu. Ito po, kakilala niyo po ito. Ayan po siya. Hindi na po ako makadaan ngayon sa dami po ng tao. Ayan po, talagang nagsisiksikan na po sila. Pati ako po nakisiksik na. Ayan po, bumaba po ako ng konti dito sa may malapit po sa tubig para po mas lalo natin makita yung mga lantern. Ayan po, pinapakita ko po sa inyo ngayon itong mga kabayo po nila. Isa pong isang kwento po ito. Parang ano to? Parang kwento ni Aladdin. Ayan po. Ayan po. Iyaan ako po sa inyo yung pinaka-istorya. Ayan, meron po siyang video. English po yun.
para po mas lalong maintindihan ng mga foreigner po. Kasi naman po yung ibang mga Koreans din dito, nakakaintindi po sila ng mga English. Kaya siguro, tinatranslate nila sa English para po maintindihan ng mga ibang lahi, ng mga Pilipino, mga Inchek po, saka mga Bangladesh po, yun po sila marunong sila po mag-English. Kaya siguro po, tinatranslate para po nila ng English. Para po, gumala po tayo para po alaman natin yung lantern na may istorya po yun. Sige po, gagala ko na po kayo. So yun mga guys, tapos na po yung ating sa pagtuturo sa lantern ng Seoul po. Sana po nagustuhan niyo po ang munti ko pong pagtuturo. Miski ito po ay first vlog ko pa lang po, sana magustuhan niyo po. Hanggang sa susunod pong vlog. Sige po, bye bye!